naman. Magandang umaga, magandang gabi. Ganun-ganun si Junardo eh, yung aming kasama po sa Marites University na sana po napapanood din yun po. Pero iba naman itong Unbettable Channel. Magandang umaga, magandang gabi, good morning, good evening, good ano pa man dyan. Sana po ay datnan po kayo ng aming pagkikipag balitaan sa inyo sa showbiz sa Pilipinas nang nasa maayos po kayong kalagayan. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabos. Siyempre pa, Julia Barreto, Gerald Anderson ang ating pag-uusapan. Kasi nga, hindi ko alam kung alin ang nauna. Yun bang nag-walk out si Julia Barreto ng atama? Kasi ang naitanong kay Julia sa isang event, sa TikTok, ito nangyari para yung TikTok Awards dito po sa Philippines kamakailan, isa yata sa mga naitanong kay Julia nung ini-interview siya, yung kinukuha ang reaction niya kung anong masasabi niya tungkol dun sa inkwentro naman or pagtatagpo o pagkikita ni na Gerald Anderson, Maha Salvador at yung asawa ni Maha ngayon na si Rambo Nunez sa isa sa mga laro ng FIBA sa ongoing tapos na actually nakatatapos lang nung FIBA kahapon Sunday September 10 dito sa Philippines na actually nakita namin habang ginagawa namin yung podcast yung nakaraan yung laro ng Canada versus America no for the third place. So anyway, pinag-usapan niya at naitanong ng isang kasamahan sa trabaho ang gusto nilang malaman ang naging reaction ni Julia and biglang napawalk out talaga si Julia no, kitang-kita mo dun sa video sinasabi niya parang ay nako madam wag na natin pag-usapan niyo or parang hindi na bagay pag-usapan ng mga ganyang tanong. So ay kinagulat ng marami at parang sinasabi na ito ba? Yes, ito ba? Ato ba ang paraan ni Julia para sabihin niyang una, hindi niya nga ina-acknowledge ang ganung klaseng pagtatanong. Pangalawa, yung ba ay pagsiselos niya knowing well na nagkaroon ng dating relasyon si Maha Salvador at Gerald Anderson. Pangatlo, wala, simple lang. Ayaw niya siguro talagang pag-usapan, di ba? Backgrounder lang. Kasi yung pong pinag-uusapan na nagbeso si Gerald kay Maha nung sa isang game sa FIBA ay nagkasalubong sila sa, hindi ko alam kung Araneta Coliseum yun or MOA. Nagkasalubong yung dalawa at kasama dun si nandun si Rambo, yung asawa ni Maha. Na alam naman ng lahat na kahit hindi pa mag-asawa itong si Rambo at saka si Maha, good friends now daw itong mga ito. Talagang nag-uusap, tapos may mga dealing sa negosyo, etc. So parang yung closeness nando doon. So para sa iba, hindi naman nila nakikita na masama or hindi nila nakikitang may mali siya or what, kahit pa sabihin naging mag-on dati si Maha at saka si Gerald na if we remember it right dito sa Unbettable Channel, pag-usapan na rin natin yan nung minsang may nagtanong din ng ganyan kay Kim, kasi si Kim, ito yung mga time na parang nauna si Kim na naging jowa ni Gerald tapos immediately after Kim, si Maha tapos that time, si Kim at saka si Maha magkasama pa sila sa isang teleserye sa ABS-CBN. May mga ganun pangyayari. So, parang hindi naging maganda actually yun ang nag-trigger para magkalamat pagkakaibigan ni Maha at ni Kim that time. Pero sa pagkakaalam din namin, bilang malapit din kami kapo sa dalawa, nagkaayos naman sila. Kaya lang hindi na nanumbalik yung dating pagiging very good friends nila. So anyway, dumako na tayo sa panahong Mrs. Rambo Nunez na itong si Maha. So maligaya na rin naman si Maha. Of course, nakikita natin yan. hindi lang asawa kundi kanegosyo pa niya itong si Rambo, etc. So hindi rin namin nakikitaan ng mali siya if ever man na nagkasalubong sila, you know, bilang gesture ng pagkikisama, pagiging kaibigan, hindi namin nakitaan ng pangit 'yon. But maraming nagsulsol, especially again yung mga paka-elamerong netizen dyan. Very true yung mga paka-elamerong netizen na lahat nag-uopinyon na sinasabi nila na nagsiselos di umano itong si Julia. Pero sinasabi naman ng mga ibang balita, kahit kami binalita namin sa Marites University na mas nagsiselos pa nga si Gerald Anderson kapag harap-harapan tumitili at sumisigaw itong si Julia sa mga FIBA players from other teams like
teams sa Amerika, yung mga teams na sa Europa, na ang gagwapo naman talaga ng mga para mga Griego gods ang mga lalaki, talagang ang gaganda ng katawan, ang tatangkad. So bilang fan din itong si Julia, hinahangaan niya, pinapalakpakan, at may mga nagsasabing pa-cute na si Gerald, si Celos, kasi basketball player din si Gerald, pero hindi siya ganun katangkaran, hindi siya ganun kagwapo, at pag tinabi mo si Gerald, mumukhang one of those lang siya. May mga ganung panunukso, chika. But hindi nga pinapansin ito nung dalawa until dumating nga yung may nagtanong na nga kay Julia na, "Oh Julia, ano masasabi mo sa kumakalat na video or photo na si Gerald ay bineso si Ma, blah 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 blah, and so on and so forth." Tapos talagang sinabi talaga ni Julia na huwag na lang pag-usapan or what. And yun, one thing led to another, at eto naman, pinag-uusapan na naman sila na parang, bakit daw gano'n? Akala daw ba na natin ay walang selos-selos? Bakit may mga ganong simpleng tanong lang hindi masagot ni Julia? Again, ibibigay namin po sa kanila, lalo na kay Julia, ang benefit of the doubt kung sakaling right naman niya yon, ayaw niya sagutin. Kasi para siguro sa kanya, wag na lang humabang usapan. So tama rin yung sinabi niyang madam, tapos na yan, ganyan, bla bla. Pero siguro wag din na, sabihin na natin, okay, may konting grain ng selos sa ganong tanong. Pero may mali siya din kasi minsan kung paano mo kung paano pa niya gustong sagutin yun or what. Kaya siguro para to avoid na lang damalis, sinabi na natama na yan, wag na natin pag-usapan. Kasi yun naman yung karapatan, right naman yun ni Gerald kung tutusin na, alam mo yung makipagbeso siya sa mga kaibigang babae. Sabi nga natin nung mga pinag-uusapan natin yung naging issue kay Nadine Lustre at saka dun sa kanyang jowa na si Chris Mario na nakipag-bonding dun sa kaibigang babae, dapat ino-normalize din naman natin kahit papaano na ang mga babae ay kahit may mga jowa na sila, pwede pa rin magkaroon ng mga kaibigang lalaki, and vice versa, mga lalaki din naman pwede naman magkaroon ng mga kaibigang babae, pero hanggang dun lang yun. So siguro ito yung way ni Julia ng pag-normalize ng ganung kasabihan ng situation. And kung yung mga pa-cute na selos-selos na yan, kahit naman mag-asawa na nga, may mga anak na, dumadating pa rin sa point na may mga selos-selos pa rin, di ba? So, yun lang ang gusto namin puntusan dito. Again, with all due respect kay Ma Salvador, lalo naman na dun sa asawa niyang si Rambo Nunez, na actually nandoon siya nung bineso nga ni Gerald itong si Mana, ang taas-taas ng respeto na ibinigay sa kanya ng mga nakakakita. Kasi yun na nga, again, ulitin namin, magkaibigan pala sila for the longest time. At wala lang sa kanya yon. Gesture yun ng isang gentleman, ng isang marespetong kaibigan. So, hindi dapat binibigyan ng mali siya. Then again, kami naman, huwag niyo rin pong bigyan ng mali siya ang aming mga sinasabi dito. Kasi, again, binabalita natin, binabalansin natin yung mga ganong klaseng opinion. Kasi, lahat po ng pinag-usapan po natin dito sa issue na to, sa episode na to, particular si Julia Barreto, Gerald Anderson, Ma Salvador, si Mr. Rambo Nunez, mga nakakasama po namin yan, mga kaibigan po namin yan. O, diba? So, to each his own, kung nalang bagay, yun lang. Maraming salamat again sa mga subscribers, mga supporters. Ako po ang inyong lingkod, Ambet Nabus. Thank you.